kumalat sa internet ang di umano'y audio-video recording na nagtatampok raw sa boses ni Daniel Padilla. Matapang naman na hinarap ng Team King ang higanting kontrobersiya. Kanina sa ticket selling ng Himigandog P-Pop Love Songs 2014 Finals Night sa Araneta Coliseum, hindi na umiwas ang Team King at direktang inadres ang mainit na issue. Magaling sila sa round na to. Pero babawi tayo second round. Magaling in what way? Ang papasalamat na ako sa Diyos at binigyan niya ako ng ganitong problema. Nagpapasalamat ako dahil natututo ka sa mga pagkakamali. Kinumpirma rin ng Team King na kaibigan niya ang nagkalat ng recording. Wala eh. Meron talaga eh. We are not really that close, pero still a friend, so. Nangyayari talaga, hindi ko naman alam kung baka, pero okay lang. Nagpapasalamat naman ng Team King sa lahat ng sumusuporta sa kanya sa pagsubok na ito. Sobrang thankful na ang dami kong nakita mga totoong tao sa akin. Lahat ng mga sumuporta sa akin, talagang thankful. May request lang pala ako yung mga taong ibang mga nasangkot. Huwag nating idamay dahil na ako na po mismo ang nahihiya. Dagdag pa ni Daniel na ipaliwanag na raw niya kay Katrina ang nangyari at agad rin daw siyang pinatawad dito. Alam naman natin na talagang nalungkot din si Katrina dahil misunderstanding eh. In-explain ko na lahat. Naintindihan niya naman at yung yakap na yun ay talagang pagpapasalamat na pinatawad niya ako. Doon lang ako nagkamali. Lalaki ako eh. Kung may sisisihin dito, ako lang siguro yon. Kaya ako na lang po. Huwag na po yun. Part of growing up. Hindi daw close friend. Hindi, but obviously pero friends. Was in the circle. Kasi that's obviously, right. Boy, siguro close enough kasi the audio recording was quite clear. Part of the group, di ba? Part of the conversation. Ako, Chrissy, sinabi ko na ito sa The Buzz. Ang issue sa akin ay not so much the conversation. Kasi tanggap natin yun eh. Boys will be boys? No, not boys will be boys. Tayo, Chrissy. We have conversations. We talk about the hair of someone or we talk about in confidence. I use some words, I must admit. But we've behaved. We behave. No, and... Ne, even privately ngayon, yes. We don't as much, no? Correct, kasi not as may much. Edad na tayo talaga, hindi so alam na yun. Natin. And your responsibility. Pero, ganun pa man ho, meron ho tayong mapag-uusap kasama ang mga kaibigan na gumagamit tayo ng lingwahe na tayo lang. We say words in confidence. Diba? Pero yung betrayal, recording a conversation without the permission of the person, that's illegal. Diba, it's illegal wiretapping. Anti-wiretapping law. It's a crime. Yes, it's a crime. So, doon ako may problema. And you know, kasi tinanong ko eh, si Fashion Police, I asked Mike Lim, how did you get it? Okay. Sinabi niya, it was emailed to me anonymously. Wow. So, may intent talaga? Hindi. The very fact na pinadala mo sa blogger na yun ang ano, di ba? Alam mo talaga na gusto mong ipakalat. At manira. At makasira. Yes. Hindi ba? With Daniel naman, baka sabihin ng tao na I'm condoning because there is an indirect admission na may pagkakamali ako. Ako ang nice ko lamang sabihin, I like his attitude. He's looking at this as an opportunity to be better. Leksyon. Di ba? Natuto po ako dito. And that's very important to me. And I think the fact na klaro naman eh, nag-sorry siya kay Kat. Kasi yes. If there's anybody na masasaktan about this whole thing, it's Catherine, di ba? So yun ang ano. So it's part of growing up. At saka tama ka rin, Chrissy. Leksyon din sa atin dahil even in our private conversations, we have to be prudent. Di ba when we talk about right. money, pinapalabas mo silang lahat sa dressing room kanina. Right. Tapos lahat naman sila proper para hindi nila marinig yung talent fee. Meron mga ganun eh. Meron mga pag-uusap na dapat kayo lang.